Hello mga kaibigan, ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin sa pagne-negosyo. Marami sa atin ang gustong magnegosyo para umasenso at hindi ito mahirap gawin. Pero bakit hanggang ngayon marami pa rin ang hindi makapagsimula? Ano kaya ang humahadlang sa kanila? Ang video ito ay para sa mga masisipag na tao na gustong magnegosyo para umasenso, pero nahihirapang magsimula. Maraming dahilan kung bakit parang ang hirap mag-umisa ng isang negosyo. Nariyan kailangan mo ng puhunan at kaalaman. Kaalaman para sa negosyong gusto mong pasukin. Pero those things are very easy to obtain. Kung wala kang puhunan, manghiram ka. Kung wala kang knowledge tungkol sa negosyong papasukin mo, mag-research ka. Marami namang makikita sa Google o sa mga books, libre pa. If negosyo can indeed be learned, then bakit marami pa rin ang hindi makapagsimula nito? Ikaw kaibigan, bakit hindi ka pa rin makapagsimula? Masipag ka naman, may puhunan ka, may kaalaman ka. Ano ba ang humahadlang sa'yo? Fear of failure. Yan kaibigan, yan ang number one reason kung bakit marami sa ating mga kababayan ang hanggang ngayon hindi pa rin makapag-start ng isang negosyo. Takot ka kasing mabigo, madapa, bumagsak. Normal naman yun. Sino ba sa atin ang hindi natatakot mabigo, mabankrupt at mawala lahat yung mga bagay na matagal na nating pinaghirapan? So, ano nga ba talaga ang fear of failure? To make it simpler, ito ay takot. Takot kang mabigo, takot kang bumagsak. The reason why we rarely want to leave our comfort zone. Naisip mo siguro kaibigan, may trabaho naman ako, nakakakain ako 3 beses isang araw, nabibili ko yung mga bagay na gusto ko, so bakit ko pa susubukan ang isang bagay na wala namang kasiguraduhan? Baka maubos lang ang perang na ipon ko. Marami sa atin ang gusto talagang magsimula ng isang negosyo, pero hindi makapag-start kasi natatakot silang mabigo. Ikaw kaibigan, natatakot ka ba ring madapa? O siguro natatakot kang pagtawanan ng ibang tao kung sakaling bumagsak ka? Maraming mga negative thoughts na naglalaro sa iyong isipan kaibigan, na hindi naman makakatulong sa iyo. Ang masasabi ko lang, be optimistic. Itapon mo na yung mga what if mo kaibigan. May good news ako sa iyo. Yung iniisip mong baka mabigo ka, baka bumagsak ka, imagination mo lang yon. Tama ang narinig mo. Those are imaginary self-imposed barriers. Ang ibig sabihin, ikaw lang. Ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong kinakatakutan. Wala naman sigurong nagsabi sa'yo na dapat matakot ka nito, dapat katakutan mo ito. Ikaw lang, ikaw ang mismo nagsabi niyan sa iyong sarili. Hindi ka pa nga nagsisimula, natatakot ka na. Paano ka aasenso niyan? I'm telling you this, kaibigan. You need to step forward if you want to do something. If you want to achieve something. Alam mo ba kung anong kinakatakutan ko? Anong kinakatakutan ni Ate JB? What I am afraid of? Takot akong manghinayang. Takot akong manghinayang sa huli. Bakit ka ba natatakot kaibigan? Takot ka bang mabigo at bumagsak? Iano ngayon kung madapa ka? Marunong ka namang bumangon, di ba? Put this in your mind, kaibigan. Mistakes and failures are part of growing up. And you will never learn to stand up pag hindi mo maranasang madapa. Sabi nga ng mga nauna sa atin, experience is the best teacher and failure is the key to success. At ilan sa ating mga tanyag na negosyante ngayon ay maraming beses na rin nadapa noon. Pero ngayon, naging successful businessman pa rin. Just like sa aking iniidolong billionaire, si Sir John Gokongwei Jr., di ba? Siguro tinatanong mo rin minsan yung sarili mo, aasinso pa kaya ako? Kung ako ang tatanungin mo, my answer, no.
Definitely no. Hinding-hindi ka talaga asenso, kaibigan, pag hindi mo susubukan. But if you will try, subukan mo lang mag-umpisa. If you will take the first step, then there's a huge possibility na aasenso ka. I'm telling you this, kaibigan. Kung hindi mo susubukan, the answer will always be no. Pero pag sinubukan mo, it's either yes or no. Yes, pwede kong umasenso. No, pwede rin hindi. Pero huwag kang mag-alala, kaibigan. Pag nadapa ka, bumangon ka lang. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, marami sa ating mga tanyag na businessmen ngayon ang maraming beses na rin nadapa noon. Pero bumangon sila. Kaya yon, nagiging very successful sila. Kasi sa pagnenegosyo, hindi smooth ang road na tatahakin mo. There are obstacles. Nariyan pa yung mga kompetensya. But do not entertain those negative thoughts, kaibigan. Kasi pag iniisip mo yon, mawawalan ka talaga ng ganang mag-umpisa. Mawawalan ka ng determination, mawawalan ka ng motivation. Kaya, huwag ka nang maging pessimistic, kaibigan. Be optimistic. Sa bawat failure, may lesson tayong nakukuha. At yon, magagamit natin para sa susunod, hindi na tayo madapapanguli. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Kaya nga nila, ikaw pa? Ayan, ano pang inihintay mo, kaibigan? Start na! Go na! Umpisan mo na ngayon. Kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, sana mag-subscribe ka na ngayon din. At paki-hit na rin yung notification bell para makita mo rin yung ibang mga videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang lagi kong sinasabi, lahat tayo ay may tsansang umasenso. Basta masipag ka, madiskarte, at alam mo kung paano. To God be the glory always. Share your blessings, ha? Kung meron kayong mga blessing dyan, share your blessings to others. Aasenso ka niyan, kaibigan. Tinitiyak ko yan.